Alright, goodie once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Alright, for this video mga kapatid, ito po, isishare at ibabahagi ko po sa inyo ang patungkol po sa pagpapakain ng damo sa ating mga alagang pabo. At madalas po, kapag sinasabi natin na parents, maganda po sa pandinig kasi ayun nga, kung makarinig tayo ng pre-rinse, ibig sabihin nun, nakagala yung ating mga alaga at pwede silang kumain ng mga insekto at mga damo. Ngunit, ang realidad po yan mga kapatid, sa unang mga buwan, magpalagay natin mga una hanggang mga anim na buwan, ayan, nakakakain pa po talaga sila ng mga damo kasi presko pa po yung area na ating paglalagyan. Ngunit kalaunan, pagdating po ng mga ilang buwan, magiging ganito na po yung ating rinse yan. Kapag ganito na po yung ating rinse mga kapatid, hindi na po tutubo yung mga damo. Ayan po ang realidad. For this video, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin maibigay ng tama yung mga damo na ating ipapakain sa kanila. Kumbaga, nakita ko po na kakukunan at kapupulutan po ninyo ito ng aral kasi dati ang ginagawa ko ay hindi po maganda, kumbaga hindi po nauubos lahat ng dahon. Kaya ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go. So ganito po mga kapatid, kung nakikita niyo po, ito naka-preference po itong mga alaga ko pong manok at saka mga pabo. Ayan. Dahil matagal na itong aking kulungan, kaya't sa ngayon wala na pong tumutubong damo na kanilang makakain dito sa loob. Ayan, kung nakikita nyo, may ilang pinya, mga kahoy na lang ang nandito sa loob. At itutor ko kayo ng kaunti dito sa aking kulungan. Ayan, talagang wala na pong damo na kanilang makakain. Ang makikita mong damo ay dito na lang sa labas. Ayan. Kung nakikita nyo, lumalabas po nga, lumalabas pa po yung kanilang ulo para makakain ng damo doon sa loob. Ayan. Ngunit hindi ko rin sila pinapakawalan dyan sa labas kasi po wala po akong oras para po magpastol sa kanila o bantayan sila para po makakain. Kaya't ang isishare ko po sa inyo ngayon ay kung paano po ako nagbibigay ng damo sa ating mga alagang pabo. Itong mga manok ay kumakain naman ito ng damo ngunit hindi po sila parihas o kagaya ng pabo na talagang matatakaw po sa damo. Yung gansa, kumakain rin naman sila ng mga damo pero talagang mas matakaw po ang pabo. Ngunit hindi rin po pwede na purong damo lang po ang ating ipapakain sa ating mga alagang pabo. Kumbaga para lang po pandagdag na yan sa kanilang pang-araw-araw na kinakain. Kasi malakas po silang kumain ng damo. So ang pagkuha ko po ng damo mga kapatid ay simple lang po. Isa po sa observation ko po, madalas na kinakain po ng ating mga alagang pabo na klase ng damo ay yun pong hindi matitigas ang ugat. Kagaya ng aking mga kinukuha, yan, yung hindi ko po ginagamitan ng talim o kutsilyo, garab, o ano pang ibang tawag sa mga matalim na bagay na para po natin iputol sa mga damo. Kasi sinubukan ko po dati, iba't iba po ang aking ibinibigay sa kanila, yung mga matitigas po, yung hindi kayang bunutin ng ating kamay, ay hindi po sila masyadong kumakain noon mga kapatid. Whereas, itong mga dahon o mga damo na aking kinukuha, yan, yung hindi po masyadong matigas, yan po ang paboritong kainin ng aking mga alagang pabo. Mga kangkong, ito, iwan ko lang kung ano po ang tawag ng damong ito mga kapatid, ngunit kung atin po itong ngunit kung atin po itong gagamitan ng
application sa cellphone na pipicturan lang at kaya niya na pong i-scan, ay mayroon po siyang parang scientific name. At ang damong ito, mga kapatid, ay bumubulaklak po ito ng violet. Na video na po ko na po ito noong una ko pong mga vlog, yung pinakauna ko pong vlog talaga nang magsimula ako sa YouTube channel. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, ito po ang mostly at madalas ko pong pinapakain sa kanila. Kasi po talagang nauubos po nila ang ganitong mga damo. Kagaya nito yan, talagang yung pinakapuno at parang mga sanga na lang po ang natitira, ngunit yung dahon talagang inuubos po nila. Minsan naglalagay ako dito ng malunggay, hindi po nila masyadong kinakain. Napakakunti lang po. Nagbibigay rin ako ng ipil-ipil, hindi rin nila masyadong kinakain. Kaya yung mga ipil-ipil at malunggay, ang ginagawa ko na lamang doon ay akin po yung hinihiwa gamit yung kutsilyo at akin po inihalo sa kanilang pagkain. Ngunit pag nagbibigay ako ng dahon sa kanila na aking tinatali, ayan pong mga dahon na yan. Pamamaraan ko naman po sa pagtali, mga kapatid, ay hindi ko po, kumbaga hindi po isang talian lahat. Ginagawa ko po, mga kapatid, mga isang kumpol ay tinatali ko na, tapos pangalawa, pangatlo, pangapat, mga panglima. Kagaya niyang nakikita nyo po, hindi ko po yan ipinag-isa lahat, kumbaga pinaghiwalay ko po. Sa mga apat o limang tali po ang aking ibinibigay sa kanila. Kasi po ang mangyayari po niyan, mga kapatid, kapag ipinag-isa lang tali lang natin lahat yan, kumbaga isang big kiss lang, may mga dahon po na napupunta po sa gitna na hindi po nauubos ng ating mga pabo. Kumbaga hindi po nila makukuha sa pinakagitna. Kagaya nito, kapag atin po itong pinag-isat lahat, mga kapatid, itong mga dahon na nasa ilalim, hindi na po mabubunot o makukuha ng ating mga pabo. Ayan. Kaya at ganyan po ang aking ginawa. Kumbaga, pinaghihiwalay-hiwalay ko po. Isang tali lang ang ginamit, ngunit mga limang hati po ang aking ginagawa. Nang sa ganun ay, ang resulta po ay magiging ganito na po, mga kapatid. Yan, kung nakikita niyo po, yan po ang magiging resulta. For example, umaga natin ibinigay, kahapunan, ganyan na po, kumbaga, yung mga puno at mga sanga-sanga na lang po ang matira, ngunit yung dahon ay kakaunti na po ang matitira. Pag binigkis mo po yan lahat, ng isang bisis lang, ayun, maraming dahon po, kinahapunan, doon sa gitna ng ating tali ay napakaraming dahon pa po. Hindi po kagaya ng ganito na malinis po ang magiging resulta kinahapunan. So sa experience ko po, mga kapatid, ang mga inahing pabo po ang malakas kumain ng dahon, lalo na pag yung mangingitlog na po o nagitlog na po, talagang napakatakaw po nila sa dahon ng mga ganitong halaman o mga damo. So ayan na po, mga kapatid, pag pre-rinse po ang ating kulungan, darating po talaga ang pagkakataon na wala na pong damo na tutubo kapag matagal na po yung ating rinse, kagaya ng akin. Kung nakikita nyo po, malaki po itong aking area. Siguro nasa mga 200 square meter po ito. Noong nagsimula ako, talagang napakakapal po ng damo dito. Katunayan nga, marami po itong tanglad o lemongrass dito sa loob. Pati lemongrass ay naubos po ng mga pabo at manok. So, bilang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga pabo at manok, ayun po ang akin pong ibinigay at ibinahagi ko po sa inyo na pamamaraan kung paano po ako magbigay ng damo. At ganun rin, kumbaga, para madali lang po tayo makapagbigay ng damo sa kanila, yung mga damo po na kayang bunutin ng ating mga kamay, yun po ang mas madaling ibigay sa kanila kasi madali rin po sa kanila na kainin ang mga dahon na yon kasi mga malulutong po ang mga dahon na yon. Iba po yung mga damo na mahirap bunutin ng kamay. So sa totoo lang po, mga kapatid, yung pagbibigay ko po ng mga damo o dahon sa aking mga alagang pabo, isa ko po yung paraan ng sa ganun ay makamura po ako sa pagkain nila. Kumbaga,
may pang-snack na po sila. Kung maliit man yung mga pagkain na aking naibibigay sa kanila sa umaga at sa hapon, kumbaga napupunuan na lamang po ng mga dahon na aking ibinibigay po sa kanila. Biruin nyo naman yung ganun ka daming dahon na aking ibinigay sa kanila, pagkarating niya ng hapon ay naubos na yun. Kumbaga, kung atin so, po yung madalas, pipinuhin na dahon na yun, siguro na sa mga kalahating baldi po yun ng dahon. Ngunit kanila pong nakain, kumbaga, pandagdag po. Kumbaga, nakadagdag po yun para mabusog po ang ating mga alagang pabo. At sana po, kinapulutan nyo po ng aral yung video na ipinakita ko po ngayon sa inyo. Kasi yan po ang aking ginagawa dito sa aking pabuhan. At isa pa po pala mga kapatid, alam ko po, ramdam ninyo ang ating panahon ngayon na alas 5:30 pa lamang po ng hapon ay madilim na po. Kaya sa mga nag-aalaga po dyan, mga kapatid, adjust na po tayo. Hindi po tayo pwedeng magpakain ng alas 5 kasi pag alas 5 na po tayo nagpakain, masasayang po yung ibang pagkain na ating ibinibigay sa ating mga alaga kasi po ilang minuto na lang ay aakyat na po sila sa kanilang mga dapuan. Ayun, kung nakikita nyo po, yan, itong nangyari po kahapon, yan po, alas 5:30 pa lamang po ay madilim na. Yan po ang madalas natin na experience, lalo na paparating na po yung Pasko. So, ayun na po mga kapatid, dapat po alas 4 pa lamang ay nakapagbigay na po tayo ng pagkain ng ating mga alagang pabo. Kasi po, 5:30 ng hapon ay madilim na po. Sayang po yung ibang mga pagkain na ating ibinibigay. So sa mga bago pala at ngayon lang nagawin sa akin channel, sana po ay nagustuhan ninyo ang vlog na ito. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganun ay manotify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!